And Take That Man. Ito yung medyo upbeat na song nila. May pagka-rockish ang sound dahil sa heavy riffs niya. But with a mixture of retro kasi may synthesizers and slap bass. Octave harmony dun sa part na yun. Ng melodic singing. Noon nandito pa si Unique sa banda, narinig ko yung version nila before, wala pang gantong part yun. So it's more of an instrumental. Puro nagawala lang sila dun. So they ended the song with a 4-chord, which is called an interrupted cadence. So hindi ka bumalik dun sa pinaka tonic chord niya, which is G. So nag-end sila sa C. Captivated. So parang gumamit ata sila ng clock dito to have that sound, yung ticking sound niya. So may pagka-oldies yung melodic flow niya, pati yung chord progression. Another acoustic song. So this one is in the key of F sharp. Another major 7 chord. Okay, I can hear a familiar sound dito, yung piano ginamit doon. Parang tunog siya ng Steinway piano na makikita mo sa GarageBand or sa Logic Pro. Parang ganyan yung sound niya. Tinasan nila yung reverb, pero yun ang narinig kong sound. Tama ba? Yeah, it sounds like the sound pack. Then clock tick before it ends. Last song. I would rather live alone. Sa pa. Katunog niya yung It's Only Words. Tama ba yung title? Yep. Na may pagka imagine by the Beatles. Yung bagsak ng piano. Everlasting smile, a smile can bring you near to me. Going back to one. Eh, para talaga siyang imagine. You know, this piano intro, tapos piano vocals, and then biglang papasok yung ibang instruments. Cancer, My Chemical Romance. Tama. Yes. I'm getting a Cancer vibe dito, My Chemical Romance, fans dyan. Yep, pati yung chord progression, parehong-pareho. So may clear yung song, 2 minutes and 14 seconds. Para yung Cancer na May Chemical Romance, may clear lang din siya. I would
Okay. So that's it, guys. That's the last song ng album nila. So, ang hirap nyo i-explain kasi sobrang dami ng song reference na dumadating sa akin kapag narinig ko yung mga kanta nilang bago. And at the same time, it reminds me back dun sa nakaraan nating mga tugtugan. Alam nyo na, back to the emo days or yeah, My Chemical Romance, Alisana. Tapos yung mga sobrang lumang songs, mga panahon pa ng lolo natin, nagkakaroon tayo ng vibe kung ano yung mga tugtugan nung panahon nila. And then, lyrics-wise, nagugustuhan ko yung mga lyrics nila. It gives me more of this complicated love na hindi mo mawari kung ano ba talaga yung what's going on with the relationship or sabihin natin na you like this person pero ayaw mo in love or complicated yung tao. You know, yung ganitong klase ng vibe. And still, yung trademark nila dun sa sound, andun pa din yung mga octave harmonies nila. Yung synthesizers, yung mga guitar riffs, yung mga octave bass, nandiyan pa rin, hindi na mawala. And, what else? Yep. Also, yung part na kumanta si Blaster and si Badjao, it kind of gives this refreshing sound. Honestly, lahat ng songs nila nakaka-refresh kasi may mga songs dyan na hindi pa natin narinig before sa sound nila. And then, yun nga, yung pagkanta nga ni Badjao at ni Blaster dun sa album is a different sound, different vibe to it kasi narinig din natin finally si Badjao kumanta and si Blaster. So, yeah, that pretty sums up this today's episode. I hope nagustuhan niyo yung analysis and review ko for the topic. Click the bell notification, subscribe for being updated sa mga paparating ko pang videos in the future. And I'll see you guys sa mga next episode ng aking channel.